ako, Homebase Kada. In today's video, ang topic natin is about Real Estate VA or REVA. Aalamin natin kung ano nga ba ang mga skills and requirements sa pagiging isang Real Estate VA. And then, alamin din natin kung saan ba nakakahanap ng clients, magkano ang sweldo, at ano yung mga schedule, di ba? Now, meron tayong special guest para i-discuss ang lahat ng mga iyan. So, make sure to watch the whole video. Tsagain mo, ha? At maganda na. Dahil magsisimula na po tayo as in now na. Ano ba yung Real Estate VA at ano yung mga skills na dapat na natutunan mo? Real Estate VA kasi is you are a virtual assistant para sa real estate professional. So ang magiging clients ninyo ay real estate agent, real estate investors, ayan. O di, kumbaga, umpisa pa lang talaga, real estate na yung natutunan mo. Mm-hmm. Diba? At ngayon, paano naman ano, parang sa OLJ ka lang ba humahanap ng clients or kumalat ka rin? Kumbaga, pagkakuha mo na isang client, naghanap ka pa na ibang clients? Hindi pa muna, ma'am. Kasi parang natakot ako. Alam mo yung parang gusto kong alagaan yung client. Ganon. Tsaka parang feeling ko, nagulat ako nung pagpasok ko sa industry. Ang laki niya pala na parang yung may mga words ako na hindi maintindihan. So, pinalalim ko muna yung kaalaman ko doon. Mm-hmm. Tapos, lahat talaga ng task na binibigay ni client, sinasalo ko. Sige na, akin na lang yan. Paano ba yan? Paano siya gagawin? Inaral ko siya ng ganun. Parang lahat ng tao na nakapaloob sa industriya na yon, lenders, banks, parang ganyan, mortgage lenders, title company, home service, halimbawa mga naglilinis ng bahay, pwede din yan, part of real estate VA din siya. And then yung mga tasks na ginagawa ninyo is from basic hanggang sa extensive na siya, parang from email management, so nagmamanage kami ng mga emails ng mga client namin. Kapag pag sinabi mong email management, inaayos mo siya, nililinis mo siya kasi wala na silang time na gawin yun. Nagre-reply ka sa mga nag-i-email sa kanila, ganyan. File management, kasama din yun kasi inaayos natin yung Google Drive or kung ano man yung gamit nila na software. Tapos nililinis din natin. Tinatanggal natin yung mga hindi kailangan. Nilalagay sa isang folder yung mga kailangan nila, ganyan. Ano pa ba? Social media. Kasi ang businesses ngayon ay mostly nasa social media na. So, you can also be a social media manager / real estate VA. Oh. Parang yun yung pinaka-target mo na mag-create ka ng mga graphics, magpo-post, mag-create ng caption, hashtag. Syempre, mag-tailor fit ka ng strategy na para sa client mo. Branding and marketing, so mostly sa kanila hindi marunong gumawa ng logo, walang panahon gumawa ng email signature, mga ganyan, flyer, so pwede din yan sa mga clients. Tapos yung mga maririnig ninyo na property manager, ito naman yung halimbawa yung mga clients ninyo ay may sarili silang rentals, Airbnb, ayan, kilala naman yan dito sa Pilipinas. So ang ginagawa natin is tayo yung nagsiscreen ng tenants or renters, kung pwede ba sila dito, okay ba sila. And then, nakikipag-communicate tayo sa kanila kung halimbawa, may problema, sira yung sink, ganyan-ganyan, sira yung aircon. So, tayo yung nakikipag-communicate sa mga yon. Cold calling and appointment setting. So, tumatawag naman tayo nito. Merong ibibigay na list si client at CRM na gagamitin natin sa pagtawag. Tapos tinatawagan natin yung mga sellers or buyers kung interesado ba silang bumili or magbenta ng bahay and iparepresent sa mga client natin. Ganon. And lastly is yung transaction coordinator. So ito naman ay ikaw na yung nag-handle ng mga kontrata. So parang from start to finish ng transaction, ikaw yung kausap ng banko or kung sino man yung maglilender ng title company. Tapos ikaw yung parang magmamanage ng mga due dates. Dapat napasa na yung ganitong document, napirmahan na, tama ba yung kontrata. So, yun yung mga ginagawa. Pero, depende yun sa position na a-applyan. Mm-hmm. Baka mamaya isipin nila, ay, alam ko,
dapat yung gawin? Yun nga yung sasabihin ko. Yun yung next na itatanong ko. Nung ba nagsimula ka sa real estate, VA, parang kinover mo agad lahat-lahat yun? At saka tinuruan ka ba ng client? Paano yung naging setup mo doon? Actually, hindi, ma'am. Nag-start ako as cold calling and appointment setting muna. So, may mga clients na gusto nila focus yung VA nila sa pagtatawag. Kasi sa pagtatawag palang mahirap na eh. Maano na yung boses mo, tapos kailangan very focus ka para dun sa kausap mo, para makukuha mo talaga siya, baka kasi potential lead. And then, after that, itong client ko nagpapagawa siya ng lead generation and skip tracing, ayaw kunin ng mga kasamahan ko kasi wala nga dagdag datong. Ganon. So, parang walang increase sa work, pero increase sa workload. Parang ganon, alam mo yun. Sabi ko, ako na lang. Sabi ko, bigay mo sa akin yan, di ba? Para, kasi ano na siya, parang libreng training mo na. Oo. Diba? So, ang iniisip ko nun is, kung sakali mang umalis ako sa client na to, meron na akong ibang mai-o-offer sa mga future clients. So, nag-start ako as $3 per hour nun. Tapos, nalaman ko yung iba nung time na nai-in love na ako sa industry. Kasi hindi ko naman alam na magsistay ako sa industry na to na matagal. Pero nung time na nakikita ko na ang saya ng client kapag may naku-close na deal, ay, hindi ko naunawaan na maano pala siya yung feeling na hindi ka lang pumapasok para sa pera. Pumapasok ka para matulungan talaga siya sa business niya. So, I think yun yung difference nung mga nasa corporate at virtual assistant talaga. Oo, kasi pag sa corporate, basta sumisweldo ka, pumapasok ka, nagagawa mo yung trabaho mo, tapos. Diba? Lalo na kung call center, alangan naman maging emotional ka sobra dun sa mga pinagdadaanan niya. Kasi pagkatapos ng tawag, tapos na eh. Diba? Pero ito, lalo na kung ito yung client mo na lagi mong tinutulungan, talagang magiging at ano ka din eh, magiging parang emotionally attached kahit pa paano, lalo na sa business niya, yung concern mo, di ba? Nung nag-online job ka ba, real estate VA na agad yung ginawa mo or parang general VA din siya? Bale, nung una talaga, kasi di ba sa onlinejobs.ph, meron kang free 10 applications every day. Tapos nagre-refresh lang siya. Oh. So, noon, lahat ina-applyan ko. As in, lahat talaga. Ay, parang kaya ko to. Sige, send ako, ganun. Pero hindi talaga ako binabalikan. Hanggang sa, ayun na, yung pinakamurang course doon sa pinag-enrollan ko is 500 nga. So, sabi ko, sige na nga, try na nga natin to. Baka kako, ano. Mm-hmm. Ito na yung para sa akin. So, real estate siya, yung pinag-aralan ko. And then, during the training, nagtatry ako mag-apply. Lahat natin na-target ko real estate. So, yung first ever client ko is real estate talaga siya. Real estate agent. So, yung ganitong setup, ma'am, si parang sabi mo, nagustuhan mo na yung niche na to, yung real estate. Parang, ano yung parang may spark? Kasi di ba ako, kunwari, nung nagsimula ako, VA din, general VA, wala pa talaga akong parang niche, no? Kung ano yung, kung sino ang tutulungan ko. Any, kahit sino pwede, kasi VA naman ako. Nung nakilala mo yung real estate, parang may spark ba? Parang paano mo nasabi na, ah, ito na talaga yung gusto ko, hindi na ako titingin sa iba. Di ba parang relasyon? Hindi ako titingin sa iba. Oo. Siguro ano kasi, ma'am, nung mga panahon na yon parang, kasi cold calling, so napagod ako sa, hindi na ako magpapakayo in pocket. Ayoko nag 8 hours calls ka. Ayoko talaga ka. Doon ko na-realize na sa isang transaction pala, it takes them 30 to 45 days. Tapos ako, sumasahod ako ng 15:30 or 5:25. So parang sabi ko nun, ganun pala katagal bago sila magkapera. Tapos ako sige, tuloy-tuloy yung pera ko. Doon ko na-realize. And then, kumakausap na kasi ako ng sellers, ng buyers. So, nakikita ko yung, ano nila, yung anxiety nila during the process. Tapos, pag nandun na yung bahay, magsisend sila sa mga, ano, sa mga clients ko ng, thank you so much kasi nakabili na ako ng bahay para, may buntis pala, para sa anak niya pala. Yung mga ganun. Tapos, yung iba naman, makakapag-retire na ako peacefully kasi meron na akong na-save. Parang dun ko nakuha yung spark na, ay,
akala ko maliit na bagay lang, yung pala may impact siya sa tao. Kaya lang, ma'am, si, di ba sabi mo nga, mostly tumatawag ka. Meron bang real estate VA na non-voice naman? Kasi marami dito concern talaga sa pagtawag. At saka, pagtawag, di ba, kailangan na marunong ka mag-English. So, yung iba, gusto, baka pwedeng may non-voice naman. Mm-mm. Meron, ma'am. So, pero noon, kwento ko lang din. Kasi nagpapa-breastfeed din ako. And I know madami dito sa community na nagpapa-breastfeeding din na mommy. So, nung time na yon si baby sobrang bata pa. Tapos, ang ginagawa ko, tatago ko sa ilalim ng unan. Alam mo yun? Tatago ko sa ilalim ng unan para hindi siya marinig ni client o kaya hindi siya magising kasi natatawag ako. Tapos, as in, sobrang hina lang ng boses ko, yung parang lalamunin mo na yung microphone ng headset mo para lang hindi siya magising. Pero nagagawa ko siya. Kasi baka mamaya iniisip nila, hindi possible kasi meron akong anak, diba, ganyan. Pero, posible po siya, basta kaya ninyo. And then, kung natatakot naman kayo kasi hindi po ako magaling mag-English, ganyan. Pwede niyong pakinggan yung isa sa parang podcast collaboration ko with my client before. Sinabi niya doon na, actually, hindi naman kami about, parang, hindi kami concerned about kung gaano kayo kagaling sa accent. Kasi minsan, yung mga tao daw na may strongest accent, yun pa yung nakakakuha ng lead. So, yung ibig niya sabihin doon yung mga Pinoy, Indiano, ganyan. Mm-hmm. Diba? Yung mm-hmm. ang ano natin. Pero, merong mga posisyon na walang calls, kagaya ng social media manager. Siyempre, create ka lang ng graphics, diba? So, ang magiging calls nyo lang dyan is kapag may Zoom meeting kayo with the client, tapos aaralin ninyo yung strategy, ganyan. Newsletter, mga gumagawa ng newsletter, normally under yan ng marketing. So, pag gumagawa kayo ng logo, ganyan, tapos magbabrand din kayo ng newsletter sa kanila o kaya nagkakreate ng website, ayan, pwede din sa kanila. Tsaka yung TC. Kaso kasi yung TC, hindi siya pure non-voice. Kasi minsan kailangan mong tawagan yung photographer o kaya yung title company para lang magtanong kung smooth ba tayo sa process or may kailangan ba kaming gawin para okay yung maging transaction, parang ganun. Pero meron po, may mga position na wala namang tawag. Uy! Mag-stop muna tayo mga ka-homebase kada. Gusto ko lang ding malaman kung nagugustuhan mo pa yung topic natin for today about real estate VA. And if you do, can you please comment down below this keyword. O ayan, ito yung pinagandaan natin. I want to be a Reba. I want to be a Reba. I want to be a Reba. O, ayan ah. Kailangan i-comment nyo yan para malaman po kung magkakaroon pa tayo ng mga future topics about real estate VA. So, balik na tayo ha. Yung client mo ngayon at saka yung mga additional clients mo, puro sa direct na yan, sa OLJ, or meron ka din sa Upwork or ano, sa iba pang online job sites? Halo sila, ma'am, she, OLJ at saka Upwork. Parang never pa akong nakaland ng client sa Facebook. Kasi natatakot nga ako, natatakot akong ma-scam. Parang hindi ko alam kung sino yung totoo sa kanila. Kasi kahit yung scammers niya, may website. Parang totoo-totoo. Yung gano'n. Oo, kaya parang dun na lang ako sa sigurado. Pero meron pa tayong dagdag na tanong. Alam mo, tapos na tayo. Sabi mo kanina, $3 nung nag-start ka. Pero nung habang tumatagal ba, paano yun? Parang yung client, in-increase ka na or ikaw yung nag-offer at saka kung magkano yung salary mo na? Nung umpisa, naiya ako, diba? Siyempre, na parang lakas sa loob mo, mag-offer ka. Bekena, man. Wala naman tayo ganun na, diba? Client, baka pwede naman pa-increase dyan, ganun. Pero, hindi ko talaga siya sinabi. Nag-ano lang ako na, parang for me, yung dagdag skills na yun, okay na sa akin. Pero, nagulat ako na every cut-off, may pa-bonus siya. Hanggang sa, nag-start ako 350, tapos tinaasan niya ako ng, nag-start ako ng 3, ginawa niyan 350, yung sa naging 4, 450, parang ganon. Parang sabi ko na, okay na din, tumaas na siya. Diba? So, hindi na rin masama, kumbaga. Parang every cut-off, binibigyan niya ako ng raise kasi natutuwa siya sa mga, sa nangyayari sa business niya. So, ayun. Tapos, diba sabi ko sa iyo, ma'am, she nag-skill up. Parang kumuha ako ng madaming skills sa kanya.
nung time na nag-interview ako ng ibang client, tinaasan ko na yung rate ko kasi confident na ako. Siyempre. So, from 3, sabi ko na nun kapag may mga new client ako, magpa $5 per hour na ako. Hindi ko na siya bababaan. Tapos hanggang sa, parang another skill na na-unlock ko, may checklist ako ng skills. Wow! Tapos every time na may na-unlock ako dun sa skill list na yon, tinataasan ko ulit yung ano ko, yung offer ko every time na may new client pa akong kausap. So, magkano yung rate mo? Ayan, talagang maipasok ko lang. Kunwari, ngayon, magkano na yung offer mo? Ayan, kung okay lang banggitin. Siguro kahit estimate. Oy. Parang, depende yun sa task mo, pero umaabot ako ng 7 to 15. Full time, no? Full time. Full time per hour, per client yun. Yan. Okay. Di ba full time yung kadalasan sa real estate VA? Meron bang part time? May mga nag-offer ba ng ganun? Yes, ma'am, she meron. So, nung time na nag-apat-apat ako na client, meron akong part time nun na 4 hours a day lang. Wow. So, easy ako sa kanya. Mm-hmm. And then, wala akong calls ever. Puro email-email lang ako noon. Tapos, chine-check ko lang talaga yung mga contracts. Kung kompleto na, tama ba, ganun. Pero may part-time po. So, if you're planning, halimbawa, kasi buntis ako ngayon, o kaya mga nganak ako, marami akong mga ganyan, diba? So, pwede po, pwedeng mag-part-time. Ayun, nice. Kasi yung iba nga, hindi kaya mag-full-time. So, meron pa rin, ano, may part-time pa rin. May mga agency po ba na pwede applyan as a real estate VA? Or, baka ikaw, coach, meron ka bang agency na in-offer? Wala pa akong agency. Actually, pa pala. Oo, may mga VA pa ako. Pero parang training lang. Meron akong training agency. Pero yung kasi siya, alam niyo kasi pag agency ngayon, parang nag-expect sila na, oh, may client after. Oo. Pero wala. Hindi, tuturuan ko kayo kung paano humanap ng client. But yung ako yung mismo magpo-provide, hindi ko siya ginagawa. Although, yung mga VAs ko naman, ma'am, she is, kapag, alam ba, may nakita kaming job posting, i-send out namin sa mga estudyante, ganyan, para makapag-apply sila. Tapos, madaming agency, kasi sa, ano bang tawag dito, si Reva Global, pero hindi kami affiliated kasi regarda sila. Ano ba to? Under ba to ng Reva Global? Kaya hindi kami affiliated. Pineapple Staffing, meron. Ah, okay. Cyberbacker, alam ko may real estate VA din sila. Madami pa. Yung mga common agency, madami sila. Meron din po mga agencies and meron din mga direct clients. So may option ka, di ba? Paano papagsabayin ang dalawang clients? Kasi lalo na kung full-time. Grabe, ratsyada yun. Paano ang diskarte mo? Totoo. Alam mo, parang noon hindi ko din siya ma-imagine kung mababaliw ka, alam mo yun. Kung paano mo gagawin. Pero ang pinakamadaming client na na-handle ko is 4 at a time. Napagsabay-sabay ko sila nung time na may managerial position ako. So, hindi siya, again, it takes time. Kailangan ninyong maghintay bago nyo siya magawa. Kasi kapag madami ka ng skills na, kumbaga, na kuha mo na siya yung mga ginagawa ko, pwede ka nang mag-offer na I can be an operations manager. Ang ginagawa ko nun is, minanage ko yung task ko. So, kung nagko-calls ako sa ganitong client, ang gagawin ko dito is operations, kumbaga admin task. Kapag magko-calls na ako sa client na to, admin task naman ako dito sa kabila. So, kailangan nyo lang i-manage yung task ninyo din. Parang, ano yung time mo dito na po pwede mong pagsabayin? Halimbawa, social media management. Kasi may client ako na ganun, di ba? So, parang, habang nagko-calls ako, gumagawa ako ng Canva graphics. So, task. Oo, ganun. So, yung iba talaga nahihirapan kasi kahit yung partner, ayoko na, hindi ko kaya yung ginagawa mo. May ganun siya. Oo, oh, parang skill din kasi siya. Ako honestly, dati nagmumultitask ako. Pero ang hirap mag-focus. So kung hindi ka talaga sanay, much better, wag na lang. Kasi baka masacrifice yung quality ng ginagawa mo at yung business ng client mo, di ba? Yes. Lalo na kung beginner ka lang. Totoo naman siya, pero inaral ko din talaga siya. Like, hindi ka naman born with multitasking skills, di ba? Parang, tinignan ko muna kasi yung multitasking skills, especially sa mga nanay and sa mga papsis dyan, for sure,
naranasan nyo na yan, nagwawalis kayo, tapos sumisiga, ay, magkakalat! Diba? Tapos sabi nagwawalis ka, yan, hindi lang natin realize. Kaya sumasayo ka habang nagluluto. Nanood ng K-drama habang nagluluto. Yes! Ito na-realize, pero it exists, diba? Yes, parang, yes. So, pupwede din siya sa work. Kailangan nyo lang siyang aralin. Kaya nga sabi ko sa inyo, it takes time. Kasi kailangan ninyong aralin na pagsabayin siya both at the same time. Kaya ko na ba? Parang, ikayo yung makakasagot, hindi ibang tao. So, you have to ask yourself, kaya ko na ba? Yes. Na mag-multitask at kumuha ng isa pang kliyente. Kasi that's true. Hindi nyo po pwedeng isacrifice yung business ng client. You have to remember na bayad ka full-time eh. Bayad ka full-time. So, kailangan yung binibigay mo sa kanila is extra, more than that. Parang gano'n.